Tayo ng yellowfin steak. Natapos na natin siyang linisan, hiwain. Gagawin natin ngayon, si-season na natin siya ng asin at paminta. Gamit natin asin ay iodized para manuot siya ng gusto. Sa inyo, kung ganong dami ng asin ang ilalagay ninyo, pero mas maganda yung sapo lang. So ayun, pagkatapos natin siyang i-season ng asin, susunod naman, pamintang pino. Medyo dadamihan natin kasi mas gusto natin yung malasang malasa. Pagka natapos na natin itong side na ito, medyo mamassage natin ng konti, bigyan natin ng konting Thai massage yan para lalo mag-penetrate yung mga isinison natin sa kanyang salt and pepper. Tapos ipiplip na natin siya, yung kabilang side naman ng ating karne, yung isi-season natin. Ganun din. Medyo generous natin yung paglalagay ng asin dahil makapal yung karne ng isda. Okay, pagkayari ng asin, paminta ulit. Pagka na ilagay na natin ulit yung asin at paminta, massage ulit. Dati masyadong stress yung karne. Kung siya lutuin, sarap yung pakiramdam. Para masarap din yung lasa ng bibig. So mga ganito ko kalaking luya lang yung kailangan natin. Hindi na natin siya babalatan, nalinis na rin naman natin siya. Didikdikin lang natin siya, mga isang dalawang burog lang, sapat lang para mag-crack siya. Tapos bawang, bigay tayo kahit na mga 4 cloves ng bawang. Ganun lang din, didikdikin lang natin siya ng konti. Yan. Yun na natin aalisin yung balat niya para magbigay pa ng mas lalong flavor sa steak na gagawin natin. Pagka na-prepare na natin to, na-prepare na natin yung isda, papainit na tayo ng butter. Lalagyan din natin ng konting mantika. Tara! Okay, set up muna tayo ng gatong. Dahil nasa probinsya tayo, sasamantalahin natin yung paggamit ng kahoy para mas lalong magbigay ng smoky flavor dun sa steak na gagawin natin. Ngayon, pinainit na natin ang bahagya yung ating kawali. Pagka medyo mainit na siya, pwede na natin ilagay yung konting mantika para hindi lang masunog yung butter. Lalagyan na natin itong butter. Tapos ilalagay na natin yung ating pampalasa na luya at saka bawang. Tapos lalagyan natin siya ng dried oregano leaves para sa aroma. Pagka lumabas na yung flavor at aroma ng ating mga pampalasa, ilalagay na natin yung karne ng isda. Sisir lang natin siya mga 20 to 30 seconds after nyan, i-flip na rin natin siya para maluto naman yung kanilang side. Naman tayo, Pilipino, ayaw natin ng mga hilaw. Kaya, i-weldan natin ang luto sa kanya. Pwede na natin siyang i-flip. Okay. Sasandukan natin ng butter at saka mantika yung iba para manuot ng gusto yung flavor doon sa karne.
Kapag medyo may brown-brown na dun sa top layer ng ating daan, ibig sabihin na well done na siya. So pwede na natin siyang iahon. Pwede na natin siyang iahon. Same process lang din yung gagawin natin sa second batch. Medyo dadalasan lang natin yung pag-flip para hindi kaagad na luluto. Kasi minsan pag hindi mo dinalasan yung pag-flip, luto na itaas pero yung loob hindi pa masyado. Yun ang iiwasan natin mangyari. So, pwede na natin siyang iahon pag gagamitin yung sura niya. So magluluto tayo ngayon ng side dish natin na spinach. Ang gagawin natin, doon sa pinaglutuan natin ng steak natin, lilinisin lang natin, aalisin lang natin yung ibang mga residue niya. Yun na rin ang gagamitin nating butter, yung pinaglutuan kanina. Tapos lalagyan natin ng oyster sauce. At pwede na rin natin i-sear yung ating spinach. Bilis lang naluto ito mga probinsya, ha. Hindi natin kailangan siya luto ng matagal. Kaya mag-alala, hindi masyadong lalasang isda kasi malinam na naging lasa at aroma ng ating steak kanina. Sisison din natin siya ng salt and pepper. Tuloy lang natin yung paghalo. After 1 minute na masir natin siya, pwede na natin siyang hanguin. Okay na yan, luto na yan. Okay. Okay, andito na tayo sa ating pinakamahihintay, ang ating moment of truth. Tiki man time na. Yo, inaantay ko eh. Pagka tinikman natin 'to, ang kailangan nating makuha unang-una yung linamnam, yung juiciness at freshness pa rin nung ating yellow bean. So, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin okay. To. Okay, tama, tama. Ito na ako eh. Hindi pa ako video ng video eh. Hindi siya malansa. Tapos yung butter. Lasa. Tapos yung bawang. May ano siya, no? Garlic at saka butter kang malalasahan yung aftertaste niya. Sa lambot. Lambot. Yung ano? Saka hindi siya dried. Majuicy siya. Spinach natin. Sarap. Bagay na bagay dito. So. Ayan. Sarap. Teknika na huwag kanin eh. Bagay ito sa mga nagpapapayat. Nagkikito. Di lang sa nagkikito. Lahat ng mga nagdadayat pwede ito. Naubos mo yung isang slice nyan, sigurado. Kung mahilig ka naman sa kanin, baka mga makatatlong ulit ka. Baka kulangin pa. Kasi sobrang pagka naghalo na yung lasa ng isda, tapos itong side dish natin na spinach, sigurado yan. Ayan, may mga uninvited guest tayo eh. Mga lumilipad-lipad eh. Sarap, saan dito ng ano? Spinach? Masarap talaga pag marami lang eh. Paminta. Grabe. Kahit buong araw mo kayo nito din pagsasawaan.
Nabitin ako sa hangin, tap talaga. Kung nagkakanin ka, ganyan ang ulam mo, randaan mo na yung sarili mo. Dahil mapaparami ka talaga. Promise. Itong side dish pa lang natin na spinach eh. Napakasarap na. Nadadagdagan mo pa nung steak na yellowfin. Ang lasang-lasa mo'y dagat eh. Sarap. Ang gusto nakakaumay.